Before we start, 만나랑이 뽀따요. 바날라드 마바기 나망조스 나사미라이 나우마말 살라마 보사 인용 바구 이비 비야야 가야카미야 이날리타스 사바바이탄 낭 세크리피션이 예수 그리스도 가야 마이 빡아사 우팡 바카바루살랑이 가이 카미야이 바마마타이 야연 마이 Unang Dojo Day Sermon 2024 sa harapan ng Panginoon kasama ng mahalagang Brother Jen Sheeters. Kaya napapasalamat sa inyong biyaya, kaya gusto namin ibigay para sa inyong kaluwalhatian. Nadalangin kami para sa Grand Bible Seminar mula sa January 15, pag-iusap. Isem maraming mahalagang kaluluwa upang maligtas. Kaya gusto namin maluwalhati sa inyong kapangyarihan. And kung may mga kapatid na mahirap o may sakit pakiusap, samahan ninyo po sila upang overcome mula sa mahirap situation. Kaya mabubuhay sila sa pamamagitan ng natitirang buhay para sa inyong kaluwalhatian. And hanggang sa huling fellowship na ito, pakiusap, kabayan ninyo po kami sa Espiritu Santo lamang kami nagtitiwala. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Buksan po natin sa mga kaikan chapter 19. Mga kaikan chapter 19. Verse 21, kung walang Biblia, tingnan sa screen. Mga Kaikan chapter 19, verse 21. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Marami, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Today, unang linggo sa 2024, kaya ang ating Brother Jen Sheeters may bagong plano para sa Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya yung pamagat ng sermon na ito ay ang plano ng tao at kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, sa ating Christian life, kailangan ng plano. Pero sa loob ng kalooban ng Diyos. Kung ngayon sigurado tayo ay maring matagumpay para sa kaluwalhatian ng Diyos sa ating Christian life. Dito, 2023, I reviewed isang bagay. May plano. Anong uri ng plano? Yeah. Para sa canopy ng windows. Ang mga brothers, men's group brothers, may plano. Mula July 2023. And kailan natapos ang canopy ng window? December. Yeah. Noong December, natapos. May plano and natapos dahil may plano sa loob ng kalooban ng Diyos. Kaya may puso, kaya ang mga men's group brothers and brothers, Hindi sisters, sisters also, may solve, tama ba? Pakain, kaya ang mga brothers could finish canopy. Maraming salamat po. Dito, tingnan po natin sa Kaikan chapter 19, verse 21. Sa puso ng isang tao, ang panukalay marami. Ngunit, ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Sa katunayan, may plano.
Arawarao와 바와딩고, 바와부안, and 바와다온, 빌랑다오. 예. 깔랑은 낭 플라노. 그야 알람낭조스 앤 시나비 시나사비 낭조스 사푸소낭 이상따오 앙 파누칼라이 마라미. 네. 브라더즈 앤 시터스 메론방 메론보방 레졸루션 파라사 2024. 메론 난예 메론 오아 야연 나날랑인 오아 플래닝 따오아 깔랑한낭 레졸루션 파라사 바공 다온 다일 앙조스 올라우드 바공 다온 바르사칼루알라티안 낭조스 궁아론 깔랑한 낭 플라노 낭 크리차노 사로옴 낭 깔로반 낭조스 궁아론 시우라도 마이롱 뚤롱 블라사 빵이논 엔 따요아이 마하링 에 마타쿰바이 사로옴 낭 깔로반 낭조스 디도 사훌링 바하기 무닛 앙 라윤인 낭 빵이노 온 앙샹 바나나 딜리 이빅사빈 디도 라윤인 라윤인 아이 뚜무뚜꼬이 깔로오반 예 깔로오반 앙 깔로오반 낭 빵이노 온 앙샹 바나나 딜리 가야 꿈마이 플라노 나딘 이또 아이 빠레온 까사마 낭 깔로반 낭조스 궁아연 시구라도 이또아이 망야야리 살로움 낭 깔로반 낭조스 어 가이덴스 낭 빵이노 온 이또아이 빵하고 베로 마라밍 따오 마이 플라노 베로 궁 월랑 깔로반 낭조스 Parasa kanilang laman o katawan, kung ngayon ito ay hindi hindi mangyayari, hindi maisa katuparan. Sa katunayan, hindi natin alam ang bukas. Tama ba? Hindi natin alam. Ano ang mangyayari bukas, hindi natin alam. Kaya sinasabi ng Biblia, Gaikan chapter 27, versículo 1, Pasahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Sinasabi ng Biblia, huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Hindi natin alam ang bukas. Ano ang mangyayari? Tayo ay mahina. Pero kung tayo ay kasama ng Panginoon, kayo ay maring maging malakas. Tama ba? Kaya kailangan ng plano kasama ng kalooban ng Diyos. Dahil hindi natin alam ang bukas, ano ang mangyayari, hindi natin alam. Kaya kailangan ng pagtitipon sa pagtitiwala sa Panginoon. And ilang mga tao gusto nila kumita ng maraming pera, kumita ng maraming pera. Kaya minsan pupunta sa ibang lungsod o ibang bansa. Ito ay puwede, pero ano ang importante? Ano ang mahalagang bagay? Yung plano na ito ay sa loob ng kalooban ng Diyos uwanan. Ito ay mahalaga. Kaya sinasabi ng Biblia, Santiago chapter 4, Versículo, dito, Santiago chapter 4, verses 13 and 14,
Pasay po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Halik kayo ngayon, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan. At kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita. Gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Yeah, dito may nilalaman tungkol sa plano. Yeah. Dito sinasabi ng Biblia, kailangan ng plano pero kailangan ng plano sa loob ng kalooban ng Diyos. Kung ito ay magkaiba kasama ng kalooban ng Diyos, kung ngayon walang tulong ng Panginoon, ano ang mangyayari, hindi nila alam. Tingnan po natin sa versikulo 13, Halik kayo yayon, kayong nagsasabi. Yayon o bukas ay pupunta kami sa ganito o sa ganoong bayan. At kami ay mangangalakal doon ng isang taon at kikita. Isang taon, pupunta ako sa ibang bansa upang kumita ng pera. Ito ay pwede, pero we need to consider may church natin wala. Kung ako ay pupunta sa ibang bansa, para sa aking Christian life, no problem or mayroong problema, we need to check. Naman niyo po ha? And yung purpose, ano ang layunin ng pupunta sa ibang bansa? Para sa pera laman, kung gano'n, ano ang mangyayari? Hindi natin alam ano ang mangyayari. Tama ba? Pero, para sa Christian life, para sa Evangelio, para sa evangelizing, sigurado kung may layunin, ito ay tama sa harapan ng Panginoon, sa loob ng kalooban ng Diyos, kung gano'n, we can glorify sa pamamagitan ng ating trabaho, gawa, sa any lugar, kung may church, kung walang problema para sa ating Christian life, kung ngayon, no problem. Pero kung ang ating plano ay just para sa ating laman, pleasure, pera, walang kalooban ng Diyos, kung meron may problema, walang tulong ng Panginoon, kung ngayon tayo ay magiging malayo mula sa Panginoon, paunti-unti, kung ngayon ano ang mangyayari. Kung ngayon, kung tayo ay naligtas, sigurado, kung ngayon mayroong mahirap bagay, ito ay magiging disiplina sa harapan ng Panginoon. Kung ngayon, we cannot glorify the Lord bilang Kristiyano. Tingnan po natin sa versikulo 14. Kayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas, ano ba ang inyong buhay. Kayo ay isang singaw na sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ito ay yung buhay natin. Brothers and sisters, yung buhay natin ay mahaba or very short? Very short. 70 years or 80 years sa harapan ng Panginoon. And ito ay very short time. Pero may layunin ng Panginoon, bakit tayo ay naligtas? Bakit iligtas tayo? May layunin ng Panginoon.
Ito ay hindi para sa ating laman, hindi para sa ating pleasure, ito ay may kalooban ng Diyos, layunin ng Diyos, ito ay ipangaralang ebanghelyo para sa mahalagang kaluluwa. Dahil sa sakripisyo ni Jesu Kristo, tayo ay naligtas. Yeah. Minamahal tayo ng Panginoon, kaya nagsakripisyo si Jesu Kristo sa krus. Kaya sa pamamagitan ng dugo at kamatayan ni Jesu Kristo, ang lahat ng kasalanan natin ay tinubos na, nalinis na. Kaya may pag-asa upang makapasok sa langi. Ito ay biyaya ng Diyos. Kaya tayo ay nabubuhay pagkatapos ng kaligtasan, hindi sa pamamagitan ng bagay na sanlibutan, tayo ay nabubuhay kasama ng biyaya. Kung walang biyaya ng Diyos, hindi pwede mabuhay ang mga Kristiyano. Pero sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas para sa ating Christian life, and also ibibigay ng Diyos ang biyaya. Kaya tayo ay nananatili sa tunay na church and may fellowship kasama ng mahalagang brothers and sisters, and we can serve the Lord sa pamamagitan ng natitirang buhay. Ito also ay biyaya. Yeah. Hindi natin alam ano ang mangyayari bukas. Kaya brothers and sisters, magplano kasama ng tulong ng Panginoon sa loob ng kalooban ng Diyos. Gusto ba ninyo, brothers and sisters, ang pera? Ayaw? Gusto? Gusto. Yeah. Pero sa loob ng kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi ng Biblia, ingat, yeah, ingat po ang pera. Buksan po natin sa Unang Timoteo chapter 6, versículo 9. Unang Timoteo chapter 6, versículo 9. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa, na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Yeah. Sa katunayan, kailangan ng pera para sa ating Christian life upang evangelize. Tama ba? Opo. Yeah. Pero sinasabi ng Biblia, yeah, huwag po gusto ninyo maging mayamang tao. Mayamang tao. Kung may pagkain, kung may pera para sa Christian life at upang evangelize, ito ay sapat sa harapan ng Panginoon. Okay. Kung tayo ay magiging mayamang tao, kung ngayon, ano ang mangyayari? Can you have Christian life mas maayos o kayo ay magiging malayo mula sa Panginoon? Malayo. Yeah. Hindi sapat ng pananampalataya, kung tayo ay magiging mayamang tao, tayo ay maaaring maging malayo mula sa Panginoon. Kung ngayon ito ay hindi pagpapala, ito ay magiging sumpa sa harapan ng Panginoon. Kaya sinasabi ng Biblia, ngunit ang mga nangnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitak sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa, na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Yeah. Kaya huwag po maging mayamang tao. Ingat po. Kung aron, paano tapan natin
dapat tayo manalangin. Paano? Yeah. Para sa pera, yeah. Hindi kailangan ng panalangin? Kailangan. Yeah. Pero, sa loob ng kalooban ng Diyos. Kaya, paano dapat tayo manalangin? May solution sa Biblia. Buksan po natin sa mga kaikan, chapter 30. Mga kaikan, chapter 30, versikulo, verses 7 and 8. Kaikan chapter 30, verse 7 and 8. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Dalawang bagay ang sa iyo'y aking hinihiling. Bago ako mamatay ay huwag mong ipagkait sa akin. Ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Dito, may nilalaman ng panalangin ng recorder, Kaikan chapter 30. Dalawang bagay ang sa iyo'y aking hinihiling. Bago ako mamamatay ay huwag mo ipagkay sa akin. Ang panalangin niya ay kailangan para sa ating Christian life. Para sa bagong taon. Versikulo A, ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan upang huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pakain na aking kinakailangan. Yeah. Properly, kailangan ng tulong mula sa Panginoon. Ayon sa ating pananampalataya. Alam ng Diyos ang sitwasyon natin. Kaya ayon sa ating puso, ayon sa ating pananampalataya, mayroong tulong at guidance ng Panginoon. Bakit po tayo ay mga anak ng Diyos? Tama po ba? Yeah. Kaya tulad nito, pakimanalangin. Yeah. Huwag po manalangin, gusto ko maging mayamang tao dahil gusto ko pumunta sa resort o ibang bansa para sa travel. Kung ngayon, ang Panginoon ayaw niya. Eh? Isang anak, paki tingnan sa Biblia. Kaikan chapter 30, versikulo A, ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalian. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kaya mananman. Pakainin mo ako ng pakain na aking kinakailangan. Yeah. Tulad nito, kailangan ng panalangin. Kung ngayon sigurado mayroong tulong at guidance ng Panginoon. Yayon, bagong taon, January 7, yayong unang Lord's Day sa harapan ng Panginoon. Kung ngayon, paano may sa katuparan ng bagong plano sa 2024? Importanteng bagay sa loob ng kalooban ng Diyos, kailangan ng plano sa harapan ng Panginoon. Kung ngayon, ano ang kalooban ng Diyos? Yeah. Sa Biblia, may salita at nilalaman, ano ang kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos. Kung ngayon, ano ang kalooban ng Diyos? Ibig sabihin ay, isang bagay na gusto ng Panginoon para sa atin. Tayo ay naging mga anak ng Diyos, kaya may kalooban ng Diyos para sa
이방 따오 빠라사 깐냥 망아 안악 마이 깔로오반 낭조스 앙 깔로오반 낭조스 이빅사빈 이상 바가이나 앙조스 아이 구스토냐 구스토 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 낭빵이노 온 예 빠라사 아딘 할린 바와 빠라사 이방 따오 나 힌딜 리그다스 안우안까 로반 낭조스 안우안까 로반 낭조스 신라 아이 말릴리다스 가야사 후안 챕터 시 베르시콜로 40 안우안까 로반 낭 아마 이또 아이 부하이나 월랑한간 예 이또 아이 삐나까 구스토니아 악마가 막가살라나이 말릴리다스 이또아이 깔로오반 낭조스 궁하여 빠라사 크리차노 아노왕 깔로오반 낭조스 사 비브리아 마라밍 마라밍 바가이 예 그야 when we know 깔로오반 낭조스 we can plan properly and we can achieve accomplish 융 플라노 나디네 보바 그야 신하사비낭 비브리아 운항 후한 챕터 2 운항 후한 챕터 2 베르시클로 17 운항 후한 챕터 2 verse 17 바자 보나티 사바사바이 3, 2, 1 ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Yeah, dito may balagang nilalaman. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Alam natin, ano ang mangyayari sa pamamagitan ng Biblia? Mayroong rapture. Kung ngayon, ang lahat ng brothers and sisters ay kukunin sa langit. Tama ba? Hindi po? Tama po. Ayaw po? Gusto. Mayroong rapture. Rapture, ibig sabihin, ang mga brothers and sisters ay kukunin sa langit. Bakit po? Dahil mayroong pitong taon kapighatian sa mundong na ito. Ito ay paghuhukom ng sanlibutan, sa sanlibutan, paghuhukom yeah, para sa magkasalanan. Mayroong paghuhukom sa mundong na ito. Kaya bago pitong taon kapighatian, ano ang mangyayari? Mayroong rapture. Kaya ang lahat ng brothers and sisters ay kukunin sa langit. Nanyo po ba? Yeah. Ito ay mangyayari. Alam natin. Yeah. Sa panahon yon, ang langit, ang lupa ay yeah, lilipas sinasabi ng Panginoon. Yeah. Ito, ang mundo na ito. Yeah. Minsan, ang mundo na ito, ang mga lugar ay maganda. Tama ba? Maganda. Yeah. Sa Zambales, anong lugar ay maganda? Wala po? Wala po? Yeah. Minsan, meron magandang lugar. Tama ba? Ito ay tumutukoy may ano, ang ganda ng langit. Ito ay tumutukoy. Naunyo ba? Kaya ang mundo na ito ay pansamantalang. Eh? Pansamantalang. Temporary. Eh? Dahil ang langit, ang lupa ay lilipas. Sinasabi ng Panginoon. Dito also, recorder si Santiago ang sanibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas ngunit ang gumagawan ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kaya bilang Kristiyano alam natin and gusto natin e malaman ano ang kalooban ng Diyos. Kaya kung may plano sa loob ng kalooban ng Diyos, sigurado tayo ay maring matagumpay sa harapan ng Panginoon. Kilala po ba ninyo si D.L. Moody? D.L. Moody? Siya ay minister sa Amerika. D.L. Moody. Actually, he was not
educated, uneducated. He graduated elementary school 라만. Pero shy nagging minister, 우빵 막 evangelize 가야 사파망이탄냐 마라밍 마라밍 칼루아이 날리타스. D.L. Moody. You can search his internet. D. period. L. and Moody. M-O-O-D-Y. D.L. Moody. My 부소. 시가싱 낭 부소. 가야 마라민 칼루루아이 날리타스 사포망이 단야 엔 나마타이샤 엔 마이 툼 사깐냥 툼 마이 닐라라만 앙 딸라땅 이또아이 마따딱 뿌안사 라비다 라피다 라피다낭 리빙한 니 디엘 무디 아노 이또 운앙 후안 챕터 2 베르시클로 17 예, 이또 앙사니부터나당 빠그나나사 니또 아이 루밀리파스 운이 앙 구마가완 낭칼로완 낭조수아이 나나나틀리 막바 까일라마 꿍아용 브라더지엔시 이또스 아농 살리타 아농 베르시클로 예? 구스토 와니뇨 아노 어? 꾸미다 꾸미다 아? 사 인용 라피다 낭 리빙한 니뇨 아농 에베르시클로 예 라피다 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 낭 리빙한 따마 바이 라피다 따마와 사투 사 필리피나스 민산 바이 헤븐니 가든 예 미모리얼 파크 따마와 예 까야 마라밍 예 라피다 마라미 라피다 담아와 마라미 라피다 엔 바하이 예? 사 올롱가포 올소 베론 예, 디토 올소 아노 바운더리랑 수빅 마이 에, 헤븐니 가든 미모리얼 파크 베론 예, 디토 마라미 예, 미모리얼 파크 민산 융 미모리얼 파크가이 마스 마간다 까이사 아띵 바하이 담아와 사카투나얀 이또아이 힌디 마간다 빵이 따모와 예 올레이 나마타이 예 올레이 나마타이 실라 pero 힌디랄람 뚱골사 뚜나이나 에방헬료 가야 예 구스토닐라 막다요 예 낭 마간당 예 마간당 리빙한 actually 이또아이 힌디 예, 월랑 할라가. 네. 배로 빌랑 크리차노 융 부하이나티나이 마나나틀리 막바가이란다. 바고 시 예수 그리스도 마이 까사이사이안 배로 이또아이 예, 월랑 할라가. 네. 빠라사 아랄 이또아이 까일랑한 배로 예, before Jesus Christ, after Jesus Christ, I totally different. 야연, 아농 다운보 2024 다음보와 바퀴보 2024. 네? 바퀴보 2024. 네? 이또 아이 인용 아노 다운. 어? 힌디포 지저스 크라이스트 나오죠 봐. 물라사 볼스니 지저스 크라이스트 한강야연 2024 나오죠 봐. 예. 그러면 비포 크라이스트 BC 203인 비포 크라이스트 그러면 비포 2024 마이 까살사이안 빼로 이또아이 섀도우 빠라사 리얼다운 사범왕이 있던 이 예수 그리스도 예. 그마연 인디비주얼리 마이 부하이나 왈랑한간 깔릭다산 그마연 물라론 이또아이 마링 마깅 뚜나이나 다운 뚜나이나 빠나혼 덩어와 깔람포 날리타스 브라더젠시타스 깔람포
Makaiba. May kung kayo ay naligtas, may spiritual birthday, spiritual na birthday. Tama ba? May spiritual na birthday. Kung kayo mula roon, inyong buhay ay nagsimula newly. Tama ba? Halaga sa harapan ng Panginoon. Halaga sa harapan ng Panginoon. Kung ngayon, Brother James, ito, ano ang salita ng Diyos ay gusto ninyo i-record sa inyong lapida? Walang plano? Paki manalangin, and paki handa, and paki palam sa inyong mga anak. Kung ako ay mamamatay, paki-record sa aking lapida itong versikulo, ang versikulo na ito. Kung ngayon, maganda tama ba? Dahil ang ating Christian life, ang ating buhay ay mangyayari magpakailanman. Pagkibo, tayo ay naligtas, tayo ay naging tunay na Kristiyano. Kaya ang buhay natin ay mananatili magpakailanman. Pero ang lahat ng bagay ng sanibutan ay lilipas, sinasabi ng Biblia, ito ay katotohanan. Naniniyan po ba? Basahin po ba kayo? Kaya pakihanda, pakihanda, anong verisikulo? And buksan po natin sa mga kaikan chapter 16, versikulo 9. 바자이보다 띠사바이사바이 3, 2, 1. 앙 푸소 낭 타오 앙 낙파파누칼라 낭 카냥 다안 ngunit ang Panginoon ang nagngangasiwa ng kanyang mga hakbang. Dito also may nilalaman, parehong nilalaman, ang puso ng tao ang nagpapadukala ng kanyang daan, ngunit ang Panginoon ang nangangasiwa ng kanyang mga hakbang. Ibig sabihin, kung walang tulong at guidance ng Panginoon, we cannot achieve ang ating plano. Pag-ibo, tayo ay magkaiba kasama ng ibang tao na hindi naligtas. Ang mga tao na hindi naligtas, ayon sa kanilang effort, pagsisikap, and sa pamamagitan ng karunungan, sila'y maring matagumpay. God allows. Pag-ibo, walang puso sa bagay na walang hanggan. Pero tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kaya ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa tulong ng Panginoon, ayon sa guidance ng Panginoon, tayo ay maring matagumpay. Nanyo ba? Yung lupa ng Israel at Egypto ay totally magkaiba. Ang lupa ng Egypto, ayon sa kanilang pagsisikap, sila'y maring cultivate and they can harvest marami. Pero ang lupa ng Israel ay magkaiba. Kung walang ulan, bulasal langit, hindi pwede cultivate ang mga Israelita. Ang mga Israelita ay tumutukoy isang brother, isang sister. Nanyo ba? May dilalaman at kasaysayan ng Israel sa Biblia. Marami pag-ibo para sa aral natin. Para sa aral natin. Kaya, kung walang tulong ng ebidensya and guidance ng Panginoon, kayo ay hindi maring matagumpay. Bago nalitas tayo, ano ang mangyayari? Ayon sa kalooban ng Diyos, tayo ay nabuhay. Pero pagkatapos ng kaligtasan natin, tayo ay nabubuhay sa looban ng kalooban ng Diyos.
바고 날릭다스 따요 에페소 챕터 2 에페소 챕터 2 베르시클로 3 에페소 챕터 2 베르시클로 4 3 바사보다디 사발사바이 3 2 1 Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasaan ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kabuotan, gaya naman ng mga iba. Ito ay yung situation and buhay natin bago tayo ay naligtas. Tama ba? Ayon sa ating laman, pleasure, nabuhay tayo bago tayo ay naligtas. Kaya kung tayo ay namatay bago tayo ay naligtas, saan po pumunta? Saan po pumunta? Bago tayo ay naligtas, kung tayo ay namatay, kung saan po pumunta? Imperno. Kaya dito, sa huling bahagi, tayo nooy katutubong mga anang ng kapuotan, kaya naman ng mga iba. May destiny natin ay bago tayo ay naligtas. Makasalanan and pupunta sa imperno. Pero, tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Kaya ano ang nangyari? Dito, Unang Pedro chapter 4, versikulo 2, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Bago tayo ay naligtas, nabuhay tayo ayon sa ating laman. Pero dito, pagkatapos ng kaligtasan natin, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Tayo ay naligtas, kaya we can have Christian life ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay amazing grace. Dahil ito ay mangyayari and mananatili magpakailama. Ayon sa buhay natin, kung tayo ay mabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ang lahat ng bagay natin sa ating buhay ay mananatili magpakailanman. Kaya tayo ay drinking and eating and doing lahat ng bagay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya Unang Korinto chapter 10 versikulo 31 sinasabi ng Biblia dito. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yeah, dito, sa ating buhay natin, paano dapat tayo mabuhay para sa kaluluwalhatian ng Diyos? Para sa kaluluwalhatian ng Diyos. Drinking and eating and doing ang lahat ng bagay ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung ganoon, sigurado ang Panginoon ay masaya and mayroong tulong ng Panginoon. Ang mga ito ay mananatili sa magpakailanman. Ito ay yung privilege ng Kristiyano. Ang mga tao na hindi naligtas, they cannot get a great chance upang mabuhay. Pero tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya tayo ay nabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay
Amazing Grace. 그러니까 kung ang ating plano ay pareho kasama ng sa loob ng kalooban ng Diyos, kung ngayon ito ay may sasakatuparan. Dahil may pangako and ang Diyos ay hindi nababago. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya ang mga ito ay may sasakatuparan. Buksan po natin sa Job chapter 23. Job chapter 23, versículo 4, says 13 and 14. Job chapter 23, verses 13 and 14. 봐세요 보다 뒤에 사바이. 3, 2, 1. 'Ngunit siya'y hindi nagbabago, at sinong makakahimok sa kanya? Kung ano ang kanyang ninanasa, iyon ang kanyang ginagawa. Sapagkat kanyang lulubusin ang itinakda niya para sa akin, at maraming gayong mga bagay ang nasa kanyang isipan. Dito, mari natin malaman. Yung plano ng Diyos, kalooban ng Diyos, layunin ng Panginoon. Tingnan po natin sa versikulo 13. Ngunit siya'y hindi nababago, at sinong makakahimok sa kanya? Walang tao. Dahil kung may plano ng Panginoon, ito ay ano, mangyayari, may sasakatuparan 100%. Si Adan ay nakasala sa halabanan ng Eden. Mula roon, ihanda ng Panginoon isang tao. Siya ay Savior, si Jesus Kristo, anak ng Diyos. Tama ba? Mula roon, ihanda ng Panginoon isang tao. Siya ay si Jesus Kristo. May plano and daisa katubaran. Tama ba? Tulanya ito sa Biblia, maraming plano ng Diyos, maraming propesya ng Diyos, and ang lahat ng propesya plano ay naisa katuparan hanggang ngayon. Ibig sabihin, ang mga remaining bagay ay may sasa katuparan also sigurado. Kaya magtiwala sa Panginoon. Sa tulong at guidance ng Panginoon. Tingnan po natin sa versikulo 14. Sapagkat kanyang lulubusin ang itinakda niya para sa akin, at maraming kayong mga bagay ang nasa kanyang isipin. Kaya ano ang kalooban ng Diyos, ano ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, dapat natin malaman. Naunyo po ba? Sumunod ng plano ng Panginoon sa Biblia. Kung ngayon tayo ay maaaring matagumpay. Kung ngayon ang Diyos ay hindi nagbabago, and ang itinakda at lulubusin ng Panginoon. Kung ngayon, ano ang kailangan natin? Ano ang kailangan natin? Kailangan ng pananampalataya. Dapat tayo sumasampalataya. Dahil ang lahat ng plano ng Diyos ay may sasakatuparan. Kaya kailangan ng pananampalataya, and also kailangan ng ano po, paktitis. Sa ating Christian life, ang paktitis ay mahalaga. Tama ba? Sigurado, ang lahat ng pangako ay may sasakatuparan. Kung ngayon, upang may sasakatuparan, ano ang kailangan? Paktitis. Brothers and sisters, can you wait hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus Kristo
para sa inyong Christian life? May na. Ayaw po? Yeah. Hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesucristo. Kaya kailangan ng maraming budget upang wait hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesucristo. Meron po bang budget? Hindi pera. Ito puso. Pananampalataya. Nadyo po? Meron po bang budget? Meron po. Kung kulang, pakihanda. Kung kulang, pakihanda. Sa pangitan ng salita ng Diyos. Buksan po natin sa Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10 verse 36. Hebreo chapter 10 verse 36. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos ay tanggapin ninyo ang pangako. Dito, kailangan ng pagtitiis upang batangam ng maraming kantimpala sa harapan ng Panginoon. Kung ngayon tayo ay mabubuhay sa langit magpakailanman kasama ng maraming kaluwalhatiya sa langit. Ang ating buhay natin ay yayon, pansamantalang. Tayo ay nabubuhay sa mundo na ito, pero tayo ay nabubuhay para sa bagay na walang hanggan. Ito ay yung Christian. Nandiyo po ba? Kaya tayo ay masaya. Tayo ay mahalaga. Kahit pangit ako. Kahit hindi maganda ako. Pero tayo ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. Yung church ay located over sanibutan na ito. And tayo ay nananatili sa tunay na church kung ngayon, sino ang mahalaga sa harapan ng Panginoon? Hindi mayamang tao, hindi matalinong tao. Tayo, ang mga brothers and sisters na ligtas ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. Okay. Kaya, kailangan ng endurance, pagtitiis. Kailangan ninyong ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos ay tanggapin ninyo ang pangako. Kung mayroong pagtitiis, kung ngayon mayroong kantimpala dahil may pangako ng Panginoon. Kung ngayon, minsan, kahit may plano, sa pangitan ng panalangin, nakplano. Pero, minsan, ito ay hindi may sa katubaran. Tama ba? Hindi na sa katubaran. Kung ngayon, paano naman po ng puso ninyo? Minsan, disappointed. Tama ba? May plano, sa pamamagitan ng panalangin sa pamamagitan ng fellowship. Pero, kung ito ay hindi maisa sa katubaran, kung ngayon, we can be disappointed. Tama ba? At the time, ano ang attitude ay kailangan? Ito ay mahalaga. Dahil sa Biblia may halimbawa si Moises. Siya ay famous propeta sa Israel. Tama ba? Siya ay brought ang mga Israelita out of mula sa Egypto. Tama ba? Ito ay mahalagang gawa ng Panginoon. And siya ay guided ang mga Israelita sa ilang habang 40 years. Tama ba? And may pag-asa niya, siya ay pupunta sa Canaan.
나니냐고? 다일 앙카나나이 앙루바인 물라사 빵하고 낭빵이노온 구스도냐 뿌마속사 카나안 빼로 힌디 올라우드 힌디 예 올라우드 앙빵이노온 예. 사파노온 안왕 에티튜니 모이세스 예? My complain 사빵이노 My complain 메론방 complain 와 월라보 월랑 complain 네 이또아이 마간당 attitude My plano 구스토코 뿌마속사 가난 예 이또아이 루파인 낭 빵꾸 낭조스 꿈하연 시구라도 구스토냐 뿌마속사 가난 빼로 갓 힌디 올라우드 예 아야우냐 아야우 낭빵이노 우빵 뿌마속사 가난 시 모이세스 빼로 힌디 컴플레인 월랑 컴플레인 예 수문오드 시 모이세스 낭 플라노 낭조스 갈로우반 낭조스 이또아이 마간다 브라더젠 시터스 까인 마이 플라노 까인 이또아이 힌디 마이사사 까뚜바란 후악보 컴플레인 사빵이논 시구라도 마이 갈로우반 낭조스 나오냐고와 마이 갈로반 낭조스 예 사파나온요 안왕 에티튜드 아이 갈라만 We need to know 바키포 힌디 마이 사사 나이사 까뚜바란 구가연 시구라도 We can find out 예 갈로반 낭조스 And also see Haring David 예 길라라 뽑아니요 see Haring David 예 어 마간당 하린 사 반사랑 이스라엘 엠 빠틀로이 예 아 아노 어후 후밍이 예 빠틀로이 예 시 하링 다비드 에스크 사팡이노 담보와 이또 구스토코 구마와 엔 가와인 뿌에데 오하나 예 히 에스트 예, always 사빵이는 꿈하연 마간당 하리 사 이스라엘 따모와 가야 God allowed and helped 가야 시 하링 데이비드 컴코드 마라밍 반사 나오냐 보아 엔 나깅 말라카스 낭 반사 앙 이스라엘 가야 구스도냐 막다요 낭 템플로 낭조스 빼로 아야우 낭조스 우빵 예 빌트 템플로 낭조스 아야우나 아야우 낭빵이노 바기보 다일 마라밍 빡 아 다낭낭 두고 사 디그마 안 까야 아야우 낭빵이노 우빵 예 마타요 낭 템플로 낭조스 사파나오년 안왕 에티튜니 하링 데이빗 메론방 컴플레인 메론방 컴플레인 사파이노 힌디포 예. 구스토냐 마이 플라노니 하링 다비드 빼로 월랑 컴플레인 예. 힌디 나 컴플레인 사파이노 나디오와 이도아이 마간당 에티튜 빌랑 크리스찬오 사하라반 낭빠이노 시구라도 마이 깔로 오반 낭조스 다일 마라밍 빡 다낭낭 두고 사 디그만 까야 아야우 낭빠이노 우빵 예 마타요 낭 템플로 낭조스 둘라니도 마이 깔로 오반 낭조스 빼로 후악보 20꽃 나오냐 보아 예 리뷰 앤데 예 깔랑한 낭 파공 플라노 바라사 칼로알라티안 낭조스 살로반 낭 칼로 칼로반 낭조스 시 예수 그리스도 올소 예 시 예수 그리스도 민산 바이 따노 바키포 나날랑인 시 예수 그리스도 사크루스 아마 낭조스 어 시 예수 그리스도 앗 앙조스 아이 이사 빼로 바키포 나날랑인 샤 아마 어?
아마 다일 시 예수 그리스도 아이 나카로온 낭 달라왕 우리 낭에 바가이 이도 샤 아이 디바인 시 앙조스 앙조스 이빅사빈 앙조스 아이 나깅 이상 따오 샤 아이 시 예수 그리스도 앤 올소 앙조스 아이 에스피리토 왈랑 왈랑 라만 왈랑 까타완 예 왈랑 까타완 앙조스아이 에스피리토 페로 우빵 말릭다스 낭 따오 샤이 나깅 따오 까야 마이 까타완 나오죠 뭐가 까야 마이 달라왕 바가이 나오죠 앙조스 아트 예 까타완 에스피리토 아트 까타완 예 까야 뚤라니도 날랑인 앤 올소 뚤라드 나딘 마이 예 박 두루사사 크로스 나뇨와 다일 마이 까타완 예 페로 스무노드시 예수 그리스도 아연사 갈로반 낭조스 북사보다 대사 마테오 챕터 26 베르시클로 39 마테오 챕터 26 439 바세보다 사바사바이 3, 2, 1 Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya ay nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Dito, may nilalaman tungkol sa panalangin ni Jesus Cristo sa krus. May katawan si Jesus Cristo. Kaya, ano ang mangyayari? And, ye, mayroong pinaka, ye, may sakit, maraming sakit. Kaya, nalalangin siya tula dito. Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi. Ama ko, kung mahari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Ang kopang ito ay tumutukoy pakturusa. May sakit. Gayunmai dito, gayunmai hindi ang ayon sa ibig ko, kung ang ayon sa ibig mo. Ibig sabihin, sumunod si Jesus Cristo ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, ikaw ay nalitas, ako ay nalitas, ang maraming kaluluwa ay nalitas, nalilitas ay malilitas. Tama ba? Dahil sa pagsunod si Jesus Cristo, maraming kaluluwa ay maring malitas. Tama ba? Kung ngayon sigurado, bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, we should follow Jesus Christ. Bakit po namatay si Jesus Cristo? Bakit po He showed maraming bagay para sa ating aral. 2024, ano ang slogan? Imitate? Me, wala po. Imitate dito, imitate Christ. Ito yung slogan 2024, imitate Christ. Kaya, imitate the love of Christ. Imitate the obedience of Christ. Imitate the humility of Christ. Imitate sacrifice ng Christ. Ito ay yung topic para sa bagong taon 2024. Kaya araw-araw, brothers and sisters, paki meditate, imitate Christ. How to live, to love ni Jesus Christ. How to live. And when we encounter maraming bagay, how should we do? Do you understand? Yeah.
이 kung tayo ay meditate tungkol kay Jesus Kristo, sigurado tayo ay mababago, and tayo ay changed sa pagong taon 2024. Dahil sa ating puso may Espiritu Santo. Siya ay guide us upang sumunod ayon sa kalooban ng Diyos. Buksan po natin sa Philippians chapter 2, versículo 4:13. Philippians chapter 2, verse 13. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa Kanyang mabuting kalooban. Yeah, dito, Diyos ang gumagawa sa inyong maging sa pagnanais at sa paggawa, para sa Kanyang mabuting kalooban. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo sa ating puso ay kumikilos araw-araw. Naniniwala po ba kayo? Hindi po. Yeah. We believe. Yeah. Ito ay totoo. Yeah. Kaya magtiwala po, Brother James, ito sa Panginoon. Magtiwala. Yeah. Ang Panginoon ay kumikilos sa ating puso upang maglingkod, upang mag-evangelize. Yeah. Ang aking slogan 2024, kanina, nabuksan, Mateo chapter 26, versículo 39, tulad ni Jesus Cristo, gusto ko mabuhay, hindi ayon sa aking kalooban, ayon sa kalooban ng Panginoon. Gusto ko mabuhay. Pagong taon 2024, kung ayon Brother James itas, paano naman po upang mabuhay? Pakiusap, bakanda ang slogan, individual slogan. Naniyo ba? Yeah. And then, paki kumawa bookmark. And then, ilagay sa loob ng Biblia. Kung ngayon, araw-araw, you can check. Tama ba? Ang resolution mo, you can check. Nanyo ba? Yeah. Araw-araw. And minsan, you can use para sa underline. Underline. Yeah. And you can see. Yung resolution mo para sa kalwa natin ng Diyos. Kaya 2024, kailangan ng bagong plano sa loob ng kalooban ng Diyos. Kung ganoon, ito ay may sasakatuparan. Kung ganoon, ano ang pinakamahalagang plano bilang Kristiyano? Ano ang plano? 2024, ano ang plano? Mo? Upang kumita ng maraming pera? Hindi po. Ano ang pinakamahalagang plano bilang Kristiyano? Ang mahalagang kaluluwa ay maliligtas. Kaya, yung 2024, para kanino? May familia, sila ay mahalaga. Hindi nila nalalaman ang ebanghelyo kaya sila ay pupunta sa impero. Mayroong paghuhukom, kaya pakiplano. Pamilya mo ay maliligtas sa 2024. Kung ganoon, sigurado mayroong tulong ng kamay ng Panginoon, ang plano mo ay may sasakatuparan 2024. Naiintindihan mo ba? Opo. Maraming salamat po. Manalangin po tayo. Banal at mahabagi namang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa inyong pagligtas mula sa walang hanggang pagkawasa. Kaya kami ay may pag-asa upang makapasalangin kahit kami ay mamamatay. And may
Unang Lord's Day Sermon sa 2024 and my fellowship kasama ng mahalagang salita ng Diyos sa harapan ng Panginoon. Gusto namin mabuhay at sumunod ayon sa kalooban ng Diyos. Pakiusap, tulungan po ninyo kami upang mabuhay para sa inyong kaluwalhatian. And sa pamamagitan ng natitirang fellowship, pakiusap, samahan ninyo po kami upang mag-fellowship and share kasama ng mahalagang Brother Jane Sheeters, kasama ng mahalagang salita ng Diyos. Sa Espiritu Santo lamang kami nagtitiwala. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.